Oh, when are her side? Ni Dali. Dali out. Ferdinand! Palan. Okay, sinong Dali? Ikaw. Dali. Tagle, dalawang ulit ha. Kasi reset. Okay. Ano na tayo last night on last? Last now. Kita, pre. Kita? Ito? Kita, aso. Itong kita, pre. Ayun, ang kaso pa. Go, go, yun. Kita, aso. Yan. Kaso. Welcome back, mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod. Si Mr. Destiny at magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon kay Alden Richards at kay Main Mendoza. Gaya nga po ng mga pinapakita natin mga ka-Aldab, mga kaganapan po. Alam nyo po mga ka-Aldab, napakarami po talagang ganap, napakarami po talagang update pagdating po sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Kila Mengay, siyempre kay Alden. Kaya nga po, kung titignan nyo, susuriin nyo mga ka-Aldab. Panalong-panalo nga po talaga tayo. Di po ba ang daming mga magsasabing ganito, nagsasabing ganyan, di po ba? Tapos yung issue na sinasabi nga po, damay-damay na nga po kay Alden. May pelikula nga po daw gagawin si Kat at si Daniel. Di po ba? Kaya palang ingay, no? Tapos issue nila, hiwalayan, sasabit si Alden para mag-trending, grabe, no? Literal na talagang ginagamit. Sa bagay, normal na lang po yan kay Alden Richards. Normal na lang po yan yung mga ganyan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, dun lang po tayo. Di po ba? Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at mga sinasabi po ng iba. Sabi ko nga, kung gusto nyo lang po ng latest, kung gusto nyo lang po ng trending, punta lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny. Lahat naman po yan na pag-uusapan natin, lahat naman po yan, eh, yan ang, kumbaga, topic ng mga ilang netizen. Di po ba? Tapos ngayon, may bagong project si Alden, yun talaga na naman po pinag-uusapan. Bukod yan, may isa pa pong post na private account ni Mengay sa Facebook na kung saan nga po pinagpepiestahan ng mga Aldab Nation na sinasabing okay lang yan, di po ba? Eh nakita ng army, nakita ng mga main fanatics, galit na naman po sila. Kinukonsider na naman po nilang fake na naman daw po kami. Yung post daw po yun ay hindi daw po private account ni Mengay. Okay lang naman po yun. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, ano man po yung sabihin nila, eh, paniniwalaan. Kasi yung Aldab, kahit na anong gawin natin, di naman po tayo paniniwalaan eh. Di po ba, kahit anong sabihin ko, kahit anong ipaliwanag natin, bulag at bingi po sila pagdating sa atin. Pero kapag sila po, okay lang. Pero kapag sila, normal lang. Di po ba? Yun ang pagkakaiba nga po na lagi kong sinasabi at lagi kong pinapaliwanag. Kapag sila, okay lang. Pero kapag tayo, hindi pwede. Di po ba? Real talk mga ka-Aldab. Sabi ko nga pag sila, okay. Pag tayo, hindi pwede. Yan ang pagkakaiba po. Kaya nga po ako minsan nagtataka sa mga kumbaga komento. Di po ba? Mas papabor nga sila kapag yung admin main fanatics eh, o kaya army. Tapos sasabihin nila, maglabas nga kayo ng ebidensya at resibo na wala ng army. Maglabas nga kayo ng ganito ganyan, magbibigay ako ng 5K. Biruin nyo. Grabe, no? Ba't kailangan nilang gawin yon? Sabi ko nga po sa inyo, bakit nga po ba sila guilty? Eh, private account nga po ni Mengay yun eh. Pagpipilitan nilang hindi daw po yun account ni Mengay. Di po ba? Okay lang naman po. Halatang-halatang bitter po sila. Kapag ka sila, okay, pag tayo hindi pwede, ganyan po kabayas ang social media. Tapos sasabihin nila na nasisira daw po dahil sa mga katulad nating nagbibigay ng fake news o katulad ko ng Aldab. Di po, pasensya na po kayo kung lagi ko ito sinasabi kasi marami pong dumadaan na baguhan lang. Maraming
dumadaan na nalalaman naman po nila, tama naman yung punto ni Mr. Destiny, kasi yung mga pinapaliwanag niya, umaayon din naman sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook. Anong mali ron? Di po ba? Wala naman pong mali. Di po ba? Ang mali lang po talaga, eh yung mga sinasabi po nila, yung mga komento nila na talagang mapapaisip po kayo. Di, real talk mga Kaldab, kasi kung pagbabasihan lang nila yung mga pinag-uusapan, pagbabasihan lang nila yung mga komento tapos wala naman pong mangyayari, eh halata naman po. Di po ba? Halatang halata naman po na kumbaga bias na bias sila. Gusto nila kanila lang po yung napapakinggan. Gusto nila kanila lang po yung o yung side lang po lang lagi nila. Eh hindi naman po pwede yun. Di po ba? Kaya nga po tayo nagbibigay ng update para sagutin na lang po nila. Kung may Armin, ilabas nila. Kasi wala naman po eh. Ang sinasabi nga po nila, nag-beach si Mengay. O, nandun na tayo. Nag-beach na, sige na. Pero bakit wala pong mga accidental photos na kuha po ng mga hard hit ng mga naglilinis doon? O, gwardiya yung sa resort. Say, yung ano bang tawag doon mga Kaldab? Na mag-a-assist sa inyo. Di po ba? Wala eh. Sabi ko nga po sa inyo, kung ako gwardiya, tas nandun si Alden Richards, si congressman, siyempre magpapapicture ako, magpo-post ako, di po ba? O baka sabihin nyo, hindi, kailangan private eh. O, wala naman pong problema doon. Sabihin nilang private. Eh kung private yung bakit pinost ni Mengay? O, ang dami mga senaryo na po pwede mangyari, po pwede na maganap. Sabi ko nga po sa inyo, sa airport lang eh. Kung sa Palawan po yun, di po ba? Sa pagtang, yung ano ba, nasa dulo ng dila natin, di po ba sa barko? O, para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat, o kaya sa Pantalan, o kaya dun sa airport, imposibleng walang makakita po sa kanila. Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Kaso ganito, kaso hindi, may mga private plane sila eh. Di po ba? Pero pagbaba mo doon, naka-private ka pa uli. Tapos papasok ka sa isang private resort. Hindi ka po pwedeng picturean, videoan. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, artista yan eh, si Mengay. Normal lang po yun. At namamansin naman po yan. Sinasabi kasi nila, suplada. May show ka sa EAT. Di po ba? Parang nga po pabor na pabor sa iyon. Tapos pinopost nila na nagbabakasyon sila sa beach kasama nga po. O kumbaga nag-honeymoon. Tamantalang si Ibiang tahimik na tahimik. Sabi nga ni Ibiang, bago sila, ako muna. Di po ba? Ako nanay, hello. O, di po ba? Sinasabi ko lang po ito sa mga baguhan, sa mga nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganyan. Ako relax lang naman po ako. Kung ano lang po yung latest, kung ano lang po yung trending, doon lang po tayo. Di po ba? Kaya nga po kapag ka may mga komento na ganito, komento na ganyan, di muna ako nagre-react kasi alam ko po yung katotohanan. Alam po natin na may magsasabi ng ganito, magsasabi ng ganyan. Di po ba? Lalo na nga po kila Mengay at kay Alden. Di po kasi sila, sa totoo lang po, ang daming nagre-react, ang daming mga sinasabi na ang hirap po talagang ipaintindi. Lalo na po sa mga bitter, sa mga ganito, sa mga ganon. Di po ba? Kaya relax lang po kayo. Huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga pahayag at komento. Ang importante lang naman po kung ano yung latest na nangyayari, nagaganap. Relax lang po kayo. Di po ba? Basta ako, kumbaga nandito lang po, kung ano po yung mga nababalitaan ninyo, nababasa, napapakinggan, relax lang po kayo. Darating din po yung point, tayo pa rin yung wagi. Tayo pa rin po yung pagpepiestahan at tayo pa rin po ang bida. Yan po lagi yung tatandaan. Real talk yan mga Kaldab. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin ha. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Mengay at Isoy,
tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin, ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.